Hello mga guys, magandang araw po sa inyong lahat. May gagawin na naman po akong sasakyan, isang Fiat Ducato. Ang trouble po ng sasakyan na to ay ang kanyang EGR system. Mayroon po siyang code na P0487. Meaning po no na gumagana po yung kanyang EGR, kaso lang pagkabukas ng EGR niya, insufficient yung hangin na pumapasok kasi marumi po yung EGR system niya. Saka mayroon siyang engine light on. Dahil po doon na ang magiging ng performance ng ating makina ay hindi solid. Hindi maganda ang kanyang performance. Kaya kailangan na linisin po yung kanyang EGR system. Lahat ng mga tubo ng pupuntang EGR kailangan po linisan lahat. Yan po. Ito po ngayon ang assignment natin. Mga guys, bago natin na kasi ito kayo yung EGR niya, EGR ba motor valve nandun sa loob dito. Ito banda. Yan po. Ngayon, ang buong system niya ang lilinisin natin. Kailangan natin baklasin lahat ng mga tubo para linisin papunta hanggang doon sa may sa may throttle. Dito sa may intake manifold niya, tatanggalin lahat 'yan. Yan po. Tapos tong mga sagabal dito, tatanggalin din po yan. Yan po. Ang tatanggalin po natin dito ay itong mga ilaw niya, ito at bumper dito. Ito po ang ibababa. Putulin ko muna, babaklasin ko muna yung ating Yeah.
Yan po mga guys, oh, dumi ng kanyang ito yung pipe niya na papunta sa may throttle stick manifold. Ito po, kailangan linisin niya. Yan po, kailangan nating ibaba yung kanyang intake manifold. Dito po yun. Ito yung linya ng EGR. Yung kaninang tubo, yung tinanggal ko na ano. Ito yun, oh. Kailangan niya na linisan. Tapos sa ito yung throttle body niya, kailangan din ibaba. Tapos ang EGR cooler niya, ito EGR, ito yung EGR cooler. Tapos ito yung EGR motor. Tapos dito banda may andyan, dyan yung EGR bulb niya. Kailangan ibaba lahat yan para malinisan. Yan po. Yan po mga guys, nabaklas na natin ang kanyang EGR complete EGR system niya. Mula ito po yung dito yung sa may tambutso. Tapos dito nakakonekta yung EGR ano niya, EGR bulb, EGR actuator solenoid. Tapos papunta rito sa may intake manifold.
po yung mga ano niya, nabaklas natin. Ito yung ano, galing doon sa may tambutso. Tapos sa loob nito, nandyan yung EGR bulb niya. Yun po, makikita nyo doon. Sa sobrang itim, hindi makita. Tapos, nakakonekta naman tong, ito, cooler niya, EGR cooler. Tapos, pupunta siya rito sa may ito. Kaganyan naman siya, ganon. Kaganyan po siya. Yung pipe na to, papunta naman to sa dito. Dito yan, susuksok sa may intake manifold. Ito yung kanyang actuator. Ito yung intake manifold. Tsaka ito yung kanyang map sensor. Yun po. Ay napakarumi, kaya lilinisin natin lahat yan. Babaklasin natin tong kanyang EGR para malinis yung loob dito. Yun po. Mga guys, kailangan natin ng toothbrush tsaka yun, gasolina, panlinis. Handaan lang kayo, babo. Matalsikan kayo. Talsik na nga. Bababara natin siya ng gasolina. Ito yung kanyang throttle, kailangan din natin linisan.
talsik na. Yan po mga guys, nalinis na natin yung kanyang AGR. Ito yung kanyang AGR valve. Ito yung naglalaro, kung makikita nyo, yan o. Ito yung tinutulak ng AGR solenoid, actuator solenoid. Pag tinulak mo kasi yan, ganon, pinaris mo ganon, bubukas yung valve nya dito. Yan po. Yan. Yan po, nalinis na natin, simbolin na natin ngayon. Mga guys, dito po tayo ngayon sa kanyang makina. Ito yung may nakita tayo dito na ito, nabalatan na yung kanyang wire. Yun po. Kailangan natin na i-repair yan bago natin ibalik yung kanyang mga intake manifold saka AGR. Yun po, kailangan natin i-repair para kasi mahirap dugutin yan. Yun po. Yung wire po na yan, dito po yung sa may kanyang heater. Yun po. Ito sa, para sa heater niya to. Tanggalin natin yan. Tsaka natin lalagyan ng tape. Re-repair natin. Mga guys, ito po yung kanyang AGR cooler. Ito po ay aking papalitan kasi sobrang carbon na po sa kanyang loob. Hindi na siya, ito yung dumadaan kasi yung exhaust gases dito na galing AGR valve. Ngayon kung barado nito, magka check engine po yung ating makina kasi hindi na mahalos, hindi na makadaan yung exhaust gas dito. Ngayon ito po yung ating ipapalit. Second hand lang to pero medyo malinis pa. Yun po, tignan nyo, pag hinanginan mo kasi yung kanyang luma, sobrang dumi, hindi kagaya dito sa isa. Kaya po, papalitan natin yan. Kakabit na natin tong gear cooler nya na second hand. Mga guys, tapos na natin kabit lahat ng niya. Ito po, ito yung EGR nya. EGR actuator solenoid. Tapos yung EGR valve nandun sa may ito dito. Tapos ito yung cooler nya. Pinalitan natin yung EGR cooler nya kasi sobrang dumi po ng clog po yung sa loob nya. Halos hindi maka makadaan yung hangin dito kasi sobrang itim. Pinalitan ko po yan. Tapos naikabit na rin natin pati yung kanyang intake manifold. Yun po doon. Yun po. Guys, ngayon papantarin na po natin yung sasakyan. Yun po mga guys, umandar na po yung sasakyan natin. Isa po itong
ano, diesel yung makina niya. Ito 2.0 na diesel. Nilinisan natin ang EGR system. Ayos na. Saka wala na siyang ano. Dito sa may cluster niya, wala na siyang check engine. Ang nakikita nyo na lang dyan, yung airbag. Kasi may problema din siya sa airbag. Tapos ito, sa may ilaw to, warning ng ilaw. Kasi hindi pa natin naikabit yung headlight niya. Yun po. Tapos dito sa may scanner natin, wala na siyang code na P0... P0487, yun po yung EGR valve position. Ang natira na lang na code nya dito sa may body computer, ito po yung U code na 00U0019. Ito po yung sa may airbag. Kasi may ginawa na akong ganito, ganito rin ang code. Ang problema niyan yung ano, yung airbag module niya, RCM. Yun po, yun o. May mga driver kasi pag winawashing yung sasakyan nila, binabasa pati dito sa loob, kaya yung module na yon natutubigan sa loob, na short ang ano niya, kaya sira po yun, kaya nailaw ang airbag niya. Yun po. Isa na namang ano, success trabaho ang ating nagawa. Kailangan na lang natin na road test para makita ang performance ng ating makina. Yun na lang po. Please don't forget to like and share, subscribe, at pindutin nyo na rin ang bell button ng ating YouTube channel para updated kayo lagi sa mga susunod kong mga video. Yun na lang po, salamat po.